Okay, so yung ginawa ng form natin, di ba? So magka-type tayo sa text box na kahit anong name, kahit anong word. Then pag pinidit natin yung submit button, i-display niya yung sagot sa form 2 kung ano yung input natin. Then syempre pag pinidit natin yung close, ipo-close automatically yung form, o kaya yung back, babay tayo sa main form. Syempre we have clear and close. Okay? Then, dun sa form 1 natin, so meron lang tayong form 1, yan. Meron tayong close. Ang ginamit natin sa close, we have me.close, yan. Then sa clear, so alam naman natin yung clear text box 1, kung ano pa yung text box mo, then clear. Then, syempre sa submit button, nilagay lang natin form 2.show, or task vice versa, ito nang ginamit kanina. So we have form 2. So ito yung form 2, ito, label 1, ayan. Form 2, label 1. Form 2, label 1.text is equivalent to text box 1. So dahil may form 2 dito kasi nasa form 1 pa tayo. Diba? Then doon sa form 2 naman, ginamit naman natin sa form 2, doon sa main form, we have label 1, nakalagay dyan form 2 load. Ako, ibig sabihin nun, double click nyo yung form 2, para lumabas lang yung output natin. Okay? Ayan. Ayan, nalagay yun. Double click nyo lang yung form, ha? Double click nyo lang yung form, lalabas yun, no? Subform. Hindi button, tsaka ano, ha? Ang nalagay dyan ay subform. Ibig sabihin nun, dinouble click nyo yung form. Dito type nyo lang, sa form na yun is label 1.text. So, nasa form 2 tayo. Ayan, label 1. That text is equivalent sa form 1, text box 1. Okay? Then, sa close bottom, we have me.close. Then, sa back is me.hide. Tapos, form 1.show. Okay? So, yun lang siya. So, yun lang nilagay natin sa bawat label natin. Okay? So, form 1, ito yung laman. So, gumamit lang tayo ng equivalent. So, si form2.label1.text is equivalent to textbox1.text. So, ibig sabihin, kung anong tinype mo sa textbox1 sa form1, mapupunta sa label 2, a label 1 ng form2. Okay? Kung sa form2 ka, yung textbox na label 1 ay katumbas daw ng form1 na textbox1. Okay? So, kaya may mga formula tayong ganun. Okay? So, yan po pag magdi-display. Wala pa tayong database dito, ha. Di-display lang natin kung ano yung input natin from form 1 to form 2. So, kung tinip yung lahat dito sa text box nyo, ay ilalabas or di-display doon sa next form. Okay? So, naintindihan po ba? May tanong po. Kasi next natin, we have lookup. So, we have lookup next naman. So, may tanong dito sa part na to. Bago to. Wala, sir. Wala naman. Okay. So, save lang natin. So, send ko naman yung code later on. Yung code na ginawa ko. Naka-code na naman yan. Sisend ko na lang sa inyo. Okay. So, open ulit tayo ng last. So, last is lookup. So sa lookup, so magka-type lang tayo kahit ano. Tapos, pag ito, mag-lookup tayo ng department. Okay? So gagawin muna natin dito, magka-type tayo ng employee name na nakita nyo dyan. Tapos pipindutin natin yung lookup. Yan, lookup. So sa lookup na yan, may lalabas na isang form, tapos may selection dyan, may list box. So papansin nyo, yung ginatin kanina, ayun o, Peter Garcia, ayun o, nilabas yung pangalan, select department for Peter Garcia. So ayun, Peter Garcia. So output natin kanina label, di ba? So ngayon, pipili ka ng department. Pili ka ng isa. Pag pinili mo dyan, select and close, i-display niya, i-display dun sa department kung ano yung napili mo. So clear natin ulit. So lagay ka ulit ng pangalan, kahit anong pangalan.
Tapos look up. Look up, name, look up, yan, pili, nalabas yung pangalan in input, tapos select in close. So, dinisplay niya na yung pinapili mong pangalan. Okay, so para gawin yon, siyempre, new project muna tayo. So, step by step natin gagawin. So, sabihin natin that is look up form. Look up form, yan. So, okay. So, didesign muna natin form 1. So, form 1. So, lalagay daw tayo ng label. So, label natin ay employee name. Ayan. Then, katumbas ay text box. So, kailangan natin lagay ng text box. Adjust na lang para kunyari malaki. Ayan. Then, another label. So, lagay naman natin dyan is department. Ayan, department. Then, syempre, para mag-type, kailangan natin ng text box. Text box. So, adjust nyo na lang. Then, kailangan natin ng button. So, we need button. So, we have one. Ay, sorry. Button. One. Two. Then, three. This time, sya na marami. So, button 1 daw ay look up. Button 2, we have clear. And then button 3, we have close. Okay, yan. So, meron tayo na design natin yung form 1. So, design natin si form 2. So, add kayo ng new form sa project menu. Add Windows form. Yan. So make sure na naka Windows form yan, naka selected na Windows form. Tapos pangalan, then add. So lagyan natin ng pangalan, syempre for example, look up form. Yan. Then we have label. Siyempre, lagyan lang natin daw sabi, select department or, yan, lalabas. Then, another label, yan. So, siyempre, for example, lagyan natin ang pangalan niya, label na yan. So, hanapin lang natin sa properties niya yung name. Hapitan lang natin ang name niya ng label. Sabi, NPA, for example, employee. Yan. Then, ano ba kailangan natin? Kailangan natin ng list box. List box. List box, ayan. So, adjust na lang. Ay, laki na natin baka pag-input ng malaking pangalan. Then, syempre, we have button. Sabihin natin, yung button ay, anong pangalan nilalagay natin? Select and close. Okay. So, dito, dahil may lookup tayo, so may mga gagawa tayo na matatawag nating events. Okay? So, ang purpose ng events, para
paano sa mga Java programming din na ginagawa natin. So, pag event, sabihin ka, gawa tayo na panibagong calling, tapos yun yung event na tatawagin niya, ang tawag niya ay events. Okay? So, nasa tayo sa form 2. Sige, dito mo tayo sa form 2. So, sa form 2, dito tayo gagawa ng event. So, double-click nyo lang si form. Double-click lang si form. Yan. So, napapansin nyo, form 2 load, diba? So, form 2 load. So, dito tayo gagawa ng listing. So, with me, ibig sabihin yan, yung pangalan ng listing natin. So, ang purpose lang naman nito is kapag may mga calling na tayo. Okay? Call natin yung laman ng event. So, magkaka-event kasi dito kaya ang purpose ng with. So, ang purpose ng with dyan is selection lamang yan. So, marami tayong mga selection o option na igagawin. So, dahil naka-list box tayo, mag-add tayo ng items. So, gagawin mo items.add. Yan. Then, kung yung wordings na gusto mo. Siyempre, copy-paste. The power of copy-paste. Then, for example, logistics. Then, for example, engineering. Finance. Yan. Kung kahit anong gusto nyo ilagay, wala lang problema. Then, to be end with. Yan, end with. Ito ang purpose ng with. Okay? So, ang purpose ng with ay, nalagay na kita nyo naman dyan, with statement runs a series of statements that refer to a single object or structure. With, tapos yung object name. So, object name daw ay me. Then, followed by kung asan mo siya kukunin yung object. Okay? So, kukunin daw natin yung object dun sa list box 1. Okay? Tapos, sa ilalim ng subclass na yan, nakita nyo di ba yung public class form? So, dyan tayo maglalagay ng pangalan ng event. So, for example, ang pangalan ng event natin, type yun lang, event. Ayan, event. Tapos, anong pangalan? For example, get department na lang. Kasi kukuhaan tayo ng department, di ba? So, yeah, dyan yung pangalan ng event natin, which is nasa labas siya ng, nasa ilalim siya ng pub class 2. Okay. Then, dun naman tayo sa button. Yan. Yung sa button click natin, gagawin natin, tatawagin natin yung event o i-erase natin yung event. Yan, erase event. Kasi ibig sabihin, gagawin na natin yan. Yung pangalan ng event, gagawa mo ng ipangalan ng event. Yan. Tapos, erase event, i-call natin at kukunin natin yung data. Siyempre, pag pinapili yung get department, kukulis na siya. Okay? Yung event, i-call natin. Calling, active. Yung event, ibig sabihin ng activity. Pag ito namang with me, pag may mga ano tayo, queries and selection na madami. Then we have the queries name yan, mga inquiries. Then me, yung pangalan ng event. So pangalan ng event ko ay me. That, kung saan mo siya kukunin. So dahil naka-list box tayo, kaya meron tayong item add. Okay? Tapos double quotation kung ano yung pangalan na ilalagay. Okay? Then automatically it will end with, yan, end with. Ang tapos na. Then para doon sa button naman, is i-release event na natin siya, i-call kasi natin siya, then tatawagin mo yung event name. So itong name na to kahit ano, nasa inyo naman yan kung ano yung name na yan. Then, pag pinindot daw yung ano, automatically it will be close. Kaya may middle close. Pag pinindot yung select na yun kanina, automatically magko-close daw siya. Okay? So tapos na tayo sa form 2. Okay? Siyempre, doon naman tayo sa form 1. Okay? So double-click lang natin si form. Yan. So meron tayong close. Ano ba sa close natin? So, isa-isa na lang muna natin. Mid.close. Yan. Save. Sa clear. Siyempre, text box 1. Dot clear. Then meron tayong text box 2. Dot clear. Kasi nga dalawa sila, di ba? Aray. Then, so dahil si form 2, gumawa tayo ng events. Yan. Siyempre, kailangan si form 1, meron daw siyang with events. Yan. Kasi nga, kung yun yung kukunin natin. With events, tapos saan mo siya kukunin, yung keyword o yung pangalan na gusto mo as new. Siyempre, saan galing yung event sa form 2. Yan.
Galing event natin sa form 2. So with events, bakit siya with events? Kasi gumawa tayo ng events doon sa form 2 kasi doon tayo kukuha ng data eh, sa form 2. Kaya doon tayo gumawa ng events kanina. Then, so ayan na. So with events, plus with events, tapos kung anong pangalan, kahit anong pangalan niya, walang problema. As new, which is katulad daw siya sa form 2. Okay? So meron tayong need.close, then text box, clear. Siyempre, dito ay sa lookup. Yan. So sa lookup natin, so tatawagin mo ngayon yung events mo. Yung ginawa natin sa task kanina, yung form events. Yan. FR. Dot. Saan mo siya i-display yung sagot kanina? Sa label. So nagagawa yung label employee. Ha? Yung bakit? Anong pangalan nito? Ayan. Pangalan niya ay, ayun o, label employee. So ibig sabihin, pag pinindot ko si lookup, diyan mapupunta yung sagot. Label employee dot text. Is equivalent daw siya sa text box 1. Dot text. Yan. So, dahil naka-events tayo, ito yun, with events. So, yung sagot daw na ito, i-display niya dun sa label ng form 2. Ayan. So, ginawa natin, tinawag natin yung with events na ang pangalan ay FR na katulad daw sa form 2. As new as form 2. Kaya meron tayong ganyan. Then, so show niya lang yung forms niya. Okay? Gusto na po ba? Okay. Then, later on, next. So ngayon, tatawagin natin yung event na ginawa natin. Okay? So dito, mapapansin nyo, di may mga buttons dyan. Ayan, may mga button. Ito yung mga events. Oh. So may event ng form 1. Then sa form 1 tayo, may mga events siya. Ito yung mga events sa button, label text. Hanapin lang yung events na ginawa natin kanina. Ito, FR. Yan. Click lang yung FR. Then sa declaration natin, hanapin nyo lang yung event na ginawa nyo. Ano pa nga yung event na ginawa natin? Ayun, get department. So automatically mapapansin nyo, meron na siya ditong sariling events. May sariling sub na siya. Or calling. Igan. Tapos, lalagay daw natin sagot sa me.text text box 2, di ba? Bakit me? Saan ang galing yung me? Di ba yung me nang galing dito? Sa form 2, ayun o. Oh, pinlisting natin yung queries. Kaya meron siyang me. Ayun, with me. Kaya nakalagay dyan, me.textbox2.text is equivalent daw sa FR, dun sa pinagkuha na natin kanina, sa form 1. FR, that, syempre saan siya kukunin, sa leadsbox, that, selected item, ayan, selected item. Here we have two string. Then, enter, see. Syempre, properties, lookup, properties, laging hanapin sa shutdown mode with when last close. Yan. Then check natin kung okay na. Type ng pangalan. Look up. So ayun na. Select department. O, lumabas si RJ. Then pili ng department. Engineering. Select and close. So ayun na siya. Engineering. Lumabas na yung sagot. Okay. So, ginawa, design muna tayo. So, ito yung design ng form 1. Sa form 2, ang design, so, meron siya yung label, dalawa. Yung label 2, then ilalagay yung sagot. Diyan yung list box, nandun yung selection. Then, we have select and close. So, select and close, dinouble click ko yung form at gumawa tayo ng queries listing. So, queries, or inquiries, so, meron tayong, gumamit tayo ng with. With, tapos anong pangalan ng queries na yon or listing, eh ginawa kong me. Pangalan ng listing ko ay me, that's ang kukunin sa list box 1. So, dahil sa list box 1, wala siyang laman, so maglalagay nila tayo ng items. Items which is that items that add.
Then we have kung anong laman niya, kung anong gusto mong laman. So kahit anong laman, wala lang problema. Then after nung class form 2, to public class, gagawa tayo ng calling. Para magkocall tayo, syempre kailangan natin ng event pag magkocall. Kasi itong mga to, event yan, yan. Event yan. So dahil wala pa tayong event para sa get department or lookup, so gumawa tayo ng event tapos get department. Okay, so meron tayo sa form 2. Then sa button daw natin kanina, sa button 1 ng form 2, ayan, select and close. So select and close, tatawagin niya yung event mo, list event mo na get department. Ayan. Then pag nakakuha na, pindot daw yung ano yon, automatically sabay mo na rin siyang i-close. Okay, kaya meron siyang with that close. Then sa form 1 naman, so sa form 1 design natin, so sa close we have, yan, with that close. Sa clear, kaya text box 1 clear, text box 2 clear. Then sa button 1, ng lookup natin, so ang lookup natin, manggagaling siya sa events na ginawa natin sa form 2. Pero kaya may meron doon sa taas na win events, ayan, tapos yung pangalan, as new daw as form 2. Okay, 'di ba? Kaya papansin niyo kanina sa form 2, gumawa tayo ng ayun oh, event na 'yan. Kaya nakalagay dito sa form 1 with event same as daw sa form 2. Kaya nga nasa labas siya, 'di ba? Nasa ilalim ng public class form 2 yung event name. Yan. Kaya nilagay natin from this form daw na employee.text ay galing daw sa text box 1. So ito yung text box 1, 'di ba? Kukunin niya daw yung laman nito ng text box 1 at i-display niya sa label 2 ng form 2. Then form show, i-show niya lang yung form natin. Then gagawa na tayo ng event para sa get department. Paano ginawa ng event sa get department? Pumunta lang ako sa mga event selection dito sa gilid, ayan. Hinanap ko yung FR. Tapos sa declaration sa gilid, hinanap ko lang yung pangalan natin, get department. Then doon natin ilalagay yung me. Saan ang galing yung me? Is yung sa selection natin kanina. Me dot text box 2 galing daw sa list box 1. Selected item is equivalent to string. Nandiyan natin. So na-display yung pangalan, mamimili ka ng ano, ng department. Pag pili ng department, pag select and close natin, i-display niya sa text box 2. Then we have your clear and close. Okay? So yun po, itatlong klase ng paano mag-display or paano mag-connect with a multiple form. So yung mga activity nyo, dyan din naman manggagaling. So syempre, hindi na ganito yung itsura ng activity natin. Pero pag sama-samayin na natin siya, using isang form. Ay, hindi naman isang form, multiple form, pero yung active, yung mga diniscuss natin, pagsasamahin ko lang sa mga, kailangan yun ang pagsamasamahin. Okay, for example, pag activity ko, mag-input siya ng dalawa, pag input niya yung dalawa, syempre, pagdating sa form 2, nakadisplay na agad yung sagot. Ito yung ginawa natin kanina. Okay? So, I will send the codes. So, nalagay ko yun naman sa Microsoft yung code. At nagawa na naman siya, converted na siya into PDF. So, i-upload ko na lang later on. So, next week, siguro nalagyan natin ito ng sample database. So, that will be the last topic bago kayo mag-midterm exam. Okay? So, siyempre next week. Ano po? 13. May next week pa po tayo mag-exam. Magdi-discuss muna ako ng isa pang topic. So, di ba nagawa na naman natin yung simple output na katulad nito, pero walang database. So, simple database lang muna. So, bago ako maglagay na, bago tayo gumamit ng ibang ano platform. Magpaparitin ka, sir. Ha? Magpaparitin ka po. Baka output ano na lang. Titignan ko muna. Lalagay ko naman sa classroom. Pero malamang maka okay, more on output display ito. Okay? Okay po. Thank you, sir. May naka-uploaded. May naka-schedule na sa data structure yun activity. Pero bukas pa bukas siya pa makikita yun. Kasi ano ba? Ngayon po ata. Ano ba ngayon? 5? Naka-schedule na pala siya. Check nyo ngayon ka sa data structure para may in-upload ako last week eh. Oh, meron na nga. Ayun o. Oh. Hello.
Plus. So may uploaded na pala to. Check nyo na lang. Pero parang kulang pa to. Kasi in-schedule ko na pala to. Naka-schedule kasi siya ng 1 o'clock. So, ngayon pala siya naka-schedule. So, check nyo na lang. Abangan nyo na lang. Okay? So, uploaded na naman yung mga activity. Tapos ito, yung mga sample code na to and video, I will upload later para ma-practice nyo yung coding na ano. Tapos, isend ko yung video para masundan nyo yung mga ibang part na hindi nyo naintindihan. Okay? So, may tanong pa po ba? Sir, yung ano po, yung activity ko sa data structure, in-upload nyo din po ba yung video sa YouTube? Uploaded na po yung video sa data structure yung last week. Yes po, ito na po. May mga, nandito na po yung mga video, ayan. So, uploaded na po sa class. Yeah, pati yung PowerPoint. Okay. Yung mga kailangan nyo doon sa activity, nandun na po sa Google Classroom, yung video kung paano ko ginawa yung mga ibang part, nandun na rin po. Siguro hindi ko pa nasama dito yung sa last, yung sa jump, pero dalawa lang naman atay. Dalawang sample lang naman yung ilalagay ko dun sa jump. So, pwede nyo na simulan itong data structure activity na makikita nyo dyan. So, ilan ba ito? Limang, five questions lang naman to, which is yung mga procedure, makikita nyo naman dun sa video na ginawa ko. Ay yung mga video meetings natin. Okay? Then, sasabihin ko naman sa GC kung nag-upload or kung may meron ng bagong upload. Kasi kala ko schedule pa nito bukas pa. 5 pala naka-schedule to. Okay? So, dito na sa classroom, sir. So, check yun na lang yung mga Google Classroom. So, meron na yun. Isa calculus at yung topic natin, parang nasa PowerPoint na ating question. So check ko na lang kung i-edit ko na lang ulit. Kasi i-upload ko yun sa last topic natin na question dun sa calculus. Okay? So, ito, di ba sabi ko dapat... Yes po. Sorry po. Magkaklase ka sa Sabado. Oo, magkaklase ako sa calculus, Sabado. Sir. Oo. Magkaklase tayo ng Sabado. May mga sir, uploaded naman. Yes po. Kakulangan. Kailan yung submission, sir, sa data structure? Wala naman ako nilagay na date. So anytime you want, pwede kayo mag-submit. Parang hindi ako naglagay ng date at hindi ako naglagay. Hindi na ako naglagay ng deadline. O wala, walang due date. Thank you, sir. Okay, so, thank you. So tapusin nyo na lang kung ano yung magagawa nyo. Wala naman deadline yun eh. So basta, ang kailangan lang, mag-submit lang kayo, mag-submit. Okay. Ang may deadline na naman usually quiz. Quiz saka exam normally. Pero yung mga activity, anytime you want na mag-submit, pwede naman. Basta as long as na mag-submit kayo. Kasi pag hindi kayo lang sasubmit, wala kayong grade. Okay, kasi yung mga quizzes auto-recorded naman kasi yun. Pero yung mga activity, syempre, check ko yun naman. Diba? So pag wala kayong activity, automatically, zero yun. Kaya hindi na ako naglagay ng timeline eh. As long as magpasa kayo, wala naman problema. Basta magpasa kayo. Ha? Okay. So, may question pa? Wala na pong tanong? Wala na po. Okay. So, if there's no question, so that will be all for today. So, kita na lang tayo bukas. Okay? Yes, sir. Yeah, but-